Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat ngayong Martes, ikapito ng buwan ng Setyembre taong 2021. At gaya po ng ating walang sawang paalala sa inyo, tayo po ay magsuot ng ating mga face mask at ating face shield. At tayo po ay umiwas sa mga kasalubong natin paglabas po natin ng distansyang 2 metro o 6 na pie. At tayo po ay maghugas ng ating mga kamay sa tuwi-tuwi na ng sabon at tubig. At pag kayo po ay nasa magandang kalakaran, mag-exercise kayo para maganda ang katawan ninyo. Lumakas ang inyong immune system. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, tayong mga tao, parang nagkaroon na tayo ng quarantine fatigue na tinatawag. Kaya nagiging complacent tayo. Ano bang ibig sabihin ng complacent? Ibig sabihin, kung dati-dati alerto tayo sa ating pagpapatupad ng health minimum health protocols, napapabayaan natin kasi napagod na tayo eh. Isang taon, may higit na tayong ganito. Kaya usabi ng mga lariyan sa Philippine Society for Microbiology, in particular si Dr. Carl Hansen ng grupong ito. Sabi niya, itong complacency, yung pagpapawalang bahala sa publiko, isa ito sa mga dahilan kung bakit tuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga may sakit ng coronavirus sa ating bansa. Yan ang nakikita niya. Eh ako naniniwala ako noon, LDU ba sabi sa survey, 89% ang nagsasagawa ng minimum health protocols. Susuot ng mask, susuot ng face shield, nagso-social distancing. Eh, meron yung 89%. Ibig sabihin, 11% sa ating mga kababayan ang hindi nagsasagawa nito. Eh, meron mo, 100 million ang populasyon. 10% lang nun eh. 10 million na ang hindi nagsusuot ng mask, ng face shield, nagsosocial distancing. Ay, biro-biro yun. Eh, isang tao lang ang kailangan nyo. Tapos 10 million hindi magsusuot. Eh, talaga nga. Hindi matatapos yung ating pandemya rito sa ating bansa. O, yan. Yan o ang sinasabi ni Dr. Carl Hansen. Yung Delta variant, sa mga walang bakuna, yung amount of virus in the nose is 1,000 times higher than the older versions of the virus. O, biro nyo yun. Yun na yung Delta variant, yung virus na yan. Kung wala kang bakuna, papasok sa ilong mo yan eh. Eh, doon tayo humihinga, sa mong mamahinga yung virus. Either sa ilong o sa bibig. Biro nyo, 1,000 beses daw. Mas mataas ito doon sa mga lumang variant. So, kung hindi ka nakasuot ng mask, properly ha, yung tamang pagsuot, o ng face mask, face shield, eh talagang tatamaan ka ng virus. Makadali makakapasok. Eh, di ba binibida ko sa inyo? Ako nga ako ngayon eh. Pati ilong ko, nilalagyan ko na ng virgin coconut oil. Pati tenga, ilong. Eh, kasi may nabasa ako. Wala naman mawawala sa akin. Hindi naman ako mamamatay doon sa paglagay ko. Kalagay doon. Sabi nila, DOSTU ito ha. Hindi sa akin to. Bagyan daw may sakit. Di ba? 10 araw nga ang gagamutin ng sakit mo sa coronavirus. Pag ikaw daw ay umiinom ng virgin coconut oil, sa halip na 10 araw ka gagamitin, 3 araw lang gagaling ka na. Aba, eh, di ibig sabihin, okay. Oh, so, yun, ginagawa na rin natin yun. Binom po nga ako ng Lorin. Eh, virgin coconut oil din yun.
mas makabandag yun. Anyway, sabi yun ni, ano ba sinasabi ni doktor? 1,000 times na yun. Sabi niya, kailangan talaga magsuot ka nitong mga sinasabi natin, face mask, face shield, hugas ng kamay. Kasi marami pong kaso na napapansin ng itong mga eksperto. Sa bahay, kasi sa bahay, pagdating natin sa bahay, nagtatanggal tayo. Kaya sa bahay ngayon eh, mukhang di na rin kami nagtatanggal ng mask, face shield. More on face shield tinatanggal, pero yung face mask, hindi na rin. Kasi marami po tayong nababalitaan na dyan sa pag-uwi sa bahay. Baka may mga nadala tayong virus. Eh, nagkakahawaan tayo sa loob ng bahay. Marami nagkakasakit sa bahay. Kaya mababalitaan nyo, magkamag-anakan, mag-asawa, mag-ina, mag-ama, magkakapatid, kakaroon ng sakit. Kaya, kailangan talaga maging maingat po tayo. Huwag tayong magwawalang bahala dun sa mga itinatakda ng mga eksperto, ng mga doktor, kung anong dapat gawin natin. Sabi ni Doktor, nakakalungkot dun sa numero ng pagbaba. Majority pa din are doing the appropriate protection. Kailangan lang po talaga na mas pataasin at mas ma-remind natin sila about the minimum health standards. Quarantine fatigue. Eh, kanina eh, nakalimutan natin. Pag sakay ko sa kotse, balik ako sa bahay. Nakalimutan ko yung aking mask. Kaya kumisan, hindi mo rin masisisi talaga. Hindi naman nananadya. Kumisan, nakakalimutan lang. Ang problema, kung makalimutan tuluyan. Mabuti, naaalala pa natin. Ay, nako. Halimbali, mag-ganon, tiis na lang po tayo. Hindi pa pwedeng maging mapagod tayo dito. Hindi pa pwede. Walang kapugaran to eh. Yung pong face shield, sinasabi ni doktor. Yan, extra layer ng protection yun. Merong mga iba na gano'n. Ah, bakit mga iba nag-face shield? Hindi, sa ibang bansa naman, wala. Pero sabi niya, eh, habang wala pa tayong maraming datos, wala pang maraming pag-aaral na nagsasabing hindi nakakatulong yung face shield. Eh, gawin na lang natin. Eh, sa akin, hindi mo na kailangan ng mga datos-datos. Kasi kung sinasabi niyo yung virus nasa hangin, o eh, di pupunta nga sa mata mo yan. Hindi yun ba? Kaya tama yung may face shield. Kasi matatakpan. Hindi lang yung mata mo natatakpan eh. Eh, pati bibig mo at ilong matatakpan. Doble-doble na. Hindi ba? O, tingnan nyo. Mabuting-mabuting kung nagsasalamin kayo. Kung nagsasalamin kayo, medyo may protection mata nyo. Kaya lang, yung salamin, hindi masyadong malapad eh. Papasok din. Kasi nasa hangin eh. Kaya, kung maaari lang oh, hindi nyo ba napapansin, saan taon may higit na tayong pagbukas pala ng programa natin, paalala na sa inyo. Pagpaalam natin, yun pa rin. Si Presidente rin, wala nang ginawa yan sa programa niya. Kundi sabi, magsuot ng mask. Face shield. Pati nga siya, hindi nyo man napapansin, Presidente. At ako yung yata nagsimula ng dobling mask eh. Ito yung si Presidente. Naka-dobling mask na rin eh. Kailangan talagang doble. Mas mabuti na ho yun. Kaysa tamaan tayo, eh, kita nyo, oh, yung sama namin Presidente ng PNOC, si Admiral Ruben Vista, tinamaan. Namatay. Marami na ho tayong kaibigan na gano'n. Ay, nako.
Puntahan natin yung labor kasi magandang binabalita itong si Secretary Bemud Melo. Nag-report po siya nung nakaraang Tell the People. Hindi tayo nagkakamali, Lunes ba yun o Martes? Sangayon sa kanya, yung unemployment, underemployment, yung wala akong trabaho, o kung may trabaho man, pero kulang yung sahod mo dahil malit lang. Eh mukha naman daw, nakakabalik na tayo dun sa low rates. Kasi ngayon, mataas ang rate ng unemployment at underemployment. Katunayan, sabi ni Secretary Bello, pagpasok pala ng administrasyon, Duterte administration, nakamit na natin ang pinaka mababang level ng employment rate. 5.1% lang tayo. Underemployment natin, 14%. Nadali lang tayo, sabi niya, noong pandemya noong Marso 2020. Pero ganun pa man, sabi niya, unti-unti nating na babawi ang mababang unemployment and underemployment rate, sabi ni Secretary Bello. Ito po ay bunga ng inyong suporta, sabi niya kay Presidente, sa mga programa at proyekto para sa mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinakamalaking pondo sa nakaraang 5 taon. At sa pagsunod niya po sa direktiba ni Presidente na matapos na yung end of contract, yung endong yan eh, ito yung mga empleyado, mayroon tinatawag na probationary employment, 6 na buwan, hindi nila nire-regularize. On the 6th month, wala na, dismiss. Tama, binago yun. Hindi pa lubusan, pero marami na ho ang tinamaan nun. At nabasto na yun. Eh sabi ni Secretary Bello, sa ilalim ng dole, yung pong mga patakaran, malaki ang pinagbago. Halimbawa, yung labor standards, yung occupational safety and health standards, yung proteksyon sa mga manggagawa. Eh, yun lang pong workers' pay dyan sa pribadong sektor. Alam nyo ba na nagtaas ito ng 17 piso hanggang 39 mahigit na piso. Samantalang yung mga household workers naman, tumaas ng 500 hanggang 2,000 matapos maglabas ang departamento ng mga wage orders. At yung pong 631 workers, ha? 1,000 to ha, and na-regularize. Kung baga nawala yung endo dun sa 631,000 workers. Dahil ang dole masipag mag-inspeksyon sa mga iba't ibang kumpanya. Nag-hire po ito ng 710 additional labor inspectors upang tingnan kung nire-regularize nila yung mga empleyado matapos yung 6 na buwan na probation. So mahigit na 379,000 na kumpanya sa buong bansa ang na-inspect ng dole na nagresulta ng regularization ng mahigit sa 631 workers. O ito pa ho yung isang dahilan kung bakit mataas ang approval and trust rating ni Presidente. Kasi nga, yung mga binanggit nating 10,000 mga workers na na-regularize, na dati-dati, probation lang ng 6 na buwan, wala na silang trabaho. Yan o, pag tinanong mo yan sa survey, okay ba sa'yo ang administrasyon? Di siyempre, sagutin ka, oh, maganda, magaling tong administrasyon. Ngayon, oh, regular employee na kami. Yun ang isa sa mga dahilan sa dami ng mga programa ng gobyerno ni Presidente Duterte
Kaya nananatiling mataas ang kanyang trust and approval rating. Sapagkat naisagawa ni Presidente yung kanyang pangako noong 2016 na aayusin niya yung mga patakaran dyan sa labor, yung mga contractualization sa ating bansa. Sa ngayon pa kay Secretary Bello, gumawa siya ng sulat, liham, kay Presidente Duterte na nire-recommenda niya yung paglalabas ng sertifikasyon sa anti-endo bill pending before the Senate. Meron hong panukalang batas dyan na tinatanggal na yung endo at tinirekomenda ni Presidente, o rather ni Secretary Bello, Presidente, na i-certify urgent itong bill nito. Anyway, balikan po natin kayo makatapos ang ilang patalastas sa ating istasyon. Meron naman ng magandang balita rito na ang pamala natin ay namahagi ng, ito, mga kritiko, mga opposition senators. Pakinggan nyo naman ito. Alam nyo ba kung ilan na napamahagi ng Department of Labor and Employment? 10.45 billion pesos sa ilalim ng programang jobs programs for local and overseas workers na naapektungan ng pandemya. Sa ngayon kay Secretary Bello, mahigit sa 2 milyon na formal at informal sector workers na natanggalan ng trabaho, pati na yung mga OFWs, nakinabang dito. Ito, another example ito kung bakit mataas ang rating, approval, trust ni Presidente. Ito yung mga tinatanong sa survey. Sila nakikinabang, siyempre, pabor sila. Alam nyo ba, maraming programa itong DOLE. Ano pa? Narinig nyo naman yung TUPAD, yung CAMP. Yung CAMP, ito yung COVID-19 Adjustment Measures Program. Yun naman TUPAD, ito yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers. At yung AKAP naman, abot kamay ang pagtulong. Bilang bahagi po ito ng Social Amelioration Program ng pamahalaan sa ilalim ng Bayanihan 1 and Bayanihan 2, ang DOLE na mahagi ng 5,000 piso bilang one-time financial assistance sa 2,085,000 na apektadong manggagawa sa mga pribadong kumpanya. Kasama na po yung tourism industry ito at sektor ng edukasyon. At yung total po ng 10,453,000 pesos ay napamahagi po as of July 12, 2021. Yung pong mga beneficiaries sa ilalim ng CAMP, ito yung mga formal sector workers. Samantala yung over 1 million workers naman from doon sa mga informal sector, nakinabang po ito sa ilalim ng TUPAD. Sapagkat ito ang nagbibigay ng emergency employment assistance to them. Beneficiaries ay nabigyan batay doon sa prevailing minimum wage sa region kung saan sila na-hire. At meron din silang binigay ng mga trabaho
sa mahigit sa 1,300,000 na manggagawa dyan sa informal sector, alam niyo ba kung magkano ang naibigay na equivalent na trabaho sa pera? 6.8 billion pesos. As of June 30, 2021, oh, alam niyo ba? Alam ba nito mga opposition senators na ito? Yung mga detractors na yan? Yung mga kolumnistang yan, wala nang nakitang maganda sa administrasyon. Alam po ba ninyo na yung mga OFWs eh nakabalik dito sa ating bansa? Eh, nakinabang din. Pati na yung mga nanatili doon na hindi umuwi. Sila hul ay mga AKAP beneficiaries. At sa ilalim ng AKAP, ang dole ay namahagi ng 10,000 peso, 10,000 piso. Ang equivalent nito sa dolyar ay 200 dolyares. Ito ay financial assistance. Alam niyo ba kung ilan? Oh, ito, makinig kayo mga critics. 536,764 displaced OFWs ang nabigyan ng 10,000 piso. Alam niyo ba ang kabuuan nito kung magkano? 5 billion pesos 441 million. Biro niyo 'yon. This is the reason why this president keeps on getting very high trust and approval ratings. Na hindi ho ninyo kinikilala kayong mga oposisyon, mga detractors, tinatago nyo sa taong bayan yan. Mabuti at meron tayong programa ganito. At dito sa istasyon ng PTV4 at sa iba pang platform, nakalalabas to. Eh, alam nyo, sa lahat ng dyaryo, iilan lamang ang naglalabas ito, yung Daily Tribune. No, mabuti, meron tayong publisher na Willie Fernandez. Inilalabas ho ito kung anong sinasabi natin sa programa natin. Pero sa Inquirer na ho, wala kayong maririnig. Hindi naman nila nilalatala ito. Mabuti pa bulletin. Itong Star, kung minsan ilalabas, kadalasan hindi. O yung mga diyan sa ABS-CBN, Diyos mio, wala kang maririnig dyan. Pati yung mga anchors nila dyan, wala pa akong nakita dyan na fair na anchor. Dati-dati fair. Wala na, nabago na. Halatang-halata mo, lahat sila. Mga tanong nila, palaging tawag doon eh, leading question. Gusto nila, sagutin sila ng mga tinatanong nila nang ayon sa gusto nilang ilabas na kontra sa gobyerno, kontra sa administrasyon. Ganyan nung sila dyan. Ay, naku. Anyway, puntahan nung natin yung sa parte naman ng foreign policy ng pamahalaan. Na ito, kini-criticize din ito ng mga opposition senators, yung mga kolumnista, mga detractors, mga komentarista. Nagkaroon ng hearing dyan sa Kongreso. At nagsalita rin si Foreign Affairs Secretary Teodoro Teddy Boy Locsin Jr. Sabi ni Secretary Teddy Boy, walang sinuko kahit na isang pulgada ng teritoryo ang Pilipinas dyan sa China kaugnay dito sa conflict sa West Philippine Sea. Ito ay sinabi ni Secretary Teddy Boy Locsin sa deliberasyon dyan sa House Appropriations Committee kaugnay dun sa kanyang proposed 2022 budget ng kanyang departamento. Sabi niya, we have not surrendered a single inch of territory, not by word or deed have we weakened our right to everything in the West Philippine Sea, and without inviting pity by saying we achieve an international consensus
that the right is with us and might cannot ever take it away. At sabi ni Luxin, sa wikang Ingles, Tagalogin natin, Pilipino. Wala tayong isinuko kahit ng isang pulgada ng teritoryo sa China. Hindi. Wala tayong isinuko kahit na sa salita o sa gawa na maaring makapahina sa ating karapatan sa lahat ng bagay dyan sa West Philippine Sea. At hindi naman sa tayo'y humihingi ng awa. Subalit, nakuha natin sa international community na yung ating karapatan ay nasa atin pa rin at hindi maaaring nakawin sa atin yan, tanggalin o sirain. At biningyan din po ni Secretary Teddy Boy Loxin yung pangangailangan na i-uphold natin o ipaglaban ang United Nations Convention on the Law of the Sea o yung tinatawag na UNCLOS at yung 2016 Arbitral Award. Pinaglaban po natin yan. Yan eh, taliwas doon sa mga sinasabi ng mga senador na oposisyon at mga kritiko na pinabayaan daw natin. Hindi po totoo yan. At si Teddy Boy Loxin, ang sekretary ng DFA, eh tinukoy niya po at pinagmamalaki niya yung mga nakuha natin sa negosyasyon dyan sa Code of Conduct on the South China Sea. At binigyan niya din yung epektibo at masustansya Code of Conduct, eh yun pa rin ang goal. At sabi nga niya eh, marami ang nag-aakala na hindi natin makukuha at mapapatupad ang isang malaya na patakarang panglabas. Pero sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Republika, eh nagawa po natin at mahusay ang pagkagawa natin na siya namang humantong sa paggalang sa atin ng mga ibang bansa. Eh kung tayo man eh nasa buntot, hindi na buntot ang gumagalaw. Hindi ba? Usually, pag sinabi mo, buntot ng aso ang gumagalaw. Waging ba tawag doon? Eh kung tayo daw eh nasa buntot, ang nagwawag na hindi na yung buntot, kundi yung mismong aso. Okay talaga ito si Teddy Boy. Anyway, ayun. Pinapakita lang ni Secretary Teddy Boy Loxin kung paano natin pinaglalaban ang ating kasarinlan. O, nagbigay siya ng mga halimbawa. Sabi niya, alam niyo ba na 124 protests yung sinasabing mga di umanong paglabag dyan sa West Philippine Sea? Wala, sabi niya. Walang isang paglabag ang hindi natin prinotesta. Ah, ito, taliwas na naman to sa sinasabi ng mga kritiko na ang Pilipinas, pinapabayaan lang yung paglabag, wala tayong ginawa. Hindi yung totoo yun. Recorded do yan eh. Yung protesta natin. Kaya sinasabi ni Secretary Teddy Boy Loxin doon sa mga kinatawa ng Kamara ng Representante, kaugnay doon sa katanungan, ano bang ginawa mo na para may paglaban mo naman ang kahalagaan ng arbitral ruling? Aba, sabi niya, I have always asserted what's ours. Pinaglaban ko kung ano ang atin, sabi niya, sa House Committee ng Appropriations. Ano pa? As of August 16, 2021, sabi po ni Secretary Teddy Boy Loxin, 178 diplomatic notes ang pinadala
ko sa China sa paksay ng paglabag sa Philippine territory dyan sa West Philippine Sea. Lahat ng mga transgression or incursions nila. Nagpadala tayo ng 158 diplomatic notes and protests. And out of 158,143, aba, yung out of 158 na mga protesta na naka-record doon sa DFA, 143 ang inisyo sa ilalim ni Secretary Teddy Boy Loxino. Madalit sabi, majority ng diplomatic protest si Secretary Teddy Boy Loxino ang pumirma niyan, siya, sa kanyang watch, under his watch. O, meron niyo. I protest! Tapos, sumasagot naman sila. It's a free world. Karapatan nila yun. Pero, hindi tayo sumuko. We never yield. O, balikan po natin ngayon, makalipas ang ilang pala sa ating istasyon. Oh, ito namang isang bayan. Ako, eh, isang bayan. Buhay ka pa ba? Isang bayan talaga. Kung ito yung oposisyon ng mga, ay, nako, mga pasaway, mga reklamador, na nagbuo sila ng grupo. Sabi nila, eh lang, may tulak ang investigasyon sa dyan sa Duterte administration dito sa web of corruption na nanggaling sa mga anomalia ng pagbili ng mga overpriced and medical supplies and equipment sa panahon ng pandemya. Oh, pati itong kaibigan natin na si Conchita Carpio Morales, dating ombudsman ito eh, sa kanyang Facebook page. Sabi niya, yung Pilipinas deserves no less than a fully transparent investigation in earnest into what appears to be a criminal assault on our democratic institution. Gaganda ko magsalita ang mga ito eh. We deserve, sabi niya, if warranted, a committee de condena, not a committee de arreglo or absuelto. Dapat sa inyo, maging miyembro kayo ng committee de silencio muna. Dating ombudsman, Conchita Carpio Morales, ang problema sa inyo. Ay, naku, mahirap na ako magsalita. Ba't alam nyo? Ako naman, tama naman yung sinasabi mo na mag-imbestiga. Mag-imbestigahan nyo kung anumang merong anomalya. Pero, wag mo basta naniniwala ang tao sa mga isinasagawang intriga, akusasyon, paninira, espekulasyon na wala namang ebidensya. Hindi pa nga nag-iimbestiga eh. Meron na kagad mga innuendos. Imbestigahan nyo muna at ipakita nyo kung ano ang ebidensya galing dun sa mga resource person. At huwag nyo na tatakpan ang mga bibig nila sa kanilang mga pagpapaliwanag. Patapusin nyo magsalita. Ano pa? Ano pa bang mga sinasabi? O, alam ko, huwag nyo na lang intindihin itong si Trililing. Ito, gusto lang nito. Gumawa ng kanyang, para maging relevant siya. Gumawa rin siya ng kanyang video kung ano, pinagkabalbalan, pinagsasabi niya. Huwag na natin pansinin niyo. Ang sagutin nun ninyo, eh, merong palang mga dokumento
na lumalabas. Kasi, di ba, sinasabi niya, oh, bakit ganyan? Ang bili niyo sa PPE, napakamahal. Magkano ba sinabi? 2,000? 2,000 ba ang bili ng PPE sa panahon ng pandemya? 2,000? Sa bawat PPE. Oh, eh, hindi pa nga umabot sa 2,000 eh. 1,700 lamang. Oh, ngayon, may nakitang mga dokumento. Ah, patay kayong bata kayo. Alam niyo ba kung anong mga dokumentong nakita? Nung panahon ng administrasyong nakaraan, panahon ni Pinoy, alam niyo ba kung magkano ang bili nila sa PPE? 3,000 piso. Madali sa mabe, halos twice as much ng bili ng administrasyon. Pero ito, sa panahon ng pandemya ito ha, itong 3,000 na binili ng administrasyon, wala pang pandemic. In other words, meron pang mabibilihan, may supply pa. Wala pang nangangailangan masyado. Marami pang pwedeng pagbilihan. Eh, itong 1,700 sa panahon ito ng marami, halos lahat ng bansa nag-aagawan sa PPE, wala pang supplier, kaya napakataas yung 1,700. Eh, meron yung 1,700. Eh, kumpara mo naman sa 3,000. O, sige nga. O, sino ngayon ang korupsyon? Kayo talaga. Marami. May mga pinakitang dokumento. Purchase order. September 20, 2015. Ang bili, 2,500 na PPEs. Hindi lang pala 3,000. 3,500 pa. O, mas mataas pa pala. 3,500 pesos. And another purchase order. Mas mataas pa, 3,750. Worth, 3,864. Ang mga petsa nito, June 23, 2016. Pitong araw bago natapos ang administrasyong Aquino. Oh, alam nyo, nilabas ito ni Secretary Roque. At pinaalala niya si Frank Drilon. Na kayo, bago kayo magtapon ng putik, tingnan niyo muna yung mga mukha niyo sa lamin. Ako, nag-react naman si Drilon, yung ating Brad. Malisyoso daw. Bakit daw ganun ang sagot, hindi sagutin? Sinasagot ka na nga eh. Sinasagot ka nga. Kayo kasi sa mga oposisyon ang naninira sa administrasyong Duterte. So, binigyan kayo ngayon ng dokumento, yun ang sagutin nyo. Paano nyo ngayon ipaliliwanag? How in heaven's name will you explain that your purchase of PPEs prior to the pandemic and during the administration of which you were a member, active member, spent twice over ng bili ng PPE ng administrasyong Duterte sa panahon ng pandemic? Kayo, wala pang pandemic. O, sige nga. Sagutin niyo yun. Hindi yung kung ano-anong mga paninirang sinasabi mo. Hindi mo naman sinasagot. Binabanata mo si Secretary Roque pero hindi sa issue. Answer that. Sagutin mo yan, Frankie Boy. Kung hindi, ikakahiya kitang kabatch pag hindi mo masagot yan. Yung sagot mo, malabo eh. Spoken like a true troll. Hindi mo sinasagot eh. Sagutin mo bakit mas mahal ang bilin nyo dun sa PPE sa panahon ng administrasyon ninyo. I know. Si Senador Manny naman, meron naman sinasabi. Sabi niya, I feel vindicated. Kasi daw, bago daw siya umalis, in-expose niya na maraming korupsyon. O, ay, sinagot ko na ho yun, no? Huwag ka naman magagalit, Senador Manny. Hindi ba pinuna kita no? Kasi sinasabi mo, may korupsyon. And yet, pinapa-imbestiga mo.
kung meron na palang korupsyon, ba't mo pa i-imbestiga? Eh, na-imbestigan mo na. Dapat pinailan mo na lang ng kaso kung may ebidensya. Kaya hindi ho, ano yan, yung sinasabing pag-flag, yung pagpuna ng COA sa DOH, pinupuna ng COA na marami kayong mga hindi pa nakocomply ng mga requirements, mga papeles. Hindi yung corruption yun. Yun ay pagpapaalala sa DOH. Oh, baka kayo mapasama rito, meron kayong mga pagkukulang. Kailangan ipaliwanag to, paliwanag to. Eh, meron pa namang deadline na tinatawag yan eh. Meron silang pagkakataon ipaliwanag nila yung mga kakulangan nila. Hindi yung corruption. Kaya nga hindi masabi natin, mag-imbisiga kayo. Sinasabi ni Secretary Manny, oh, ako ang chairman ng Ethics Committee. Pag merong nag-file kay Secretary Christopher Bongo ng violation ng ethics, bubuksan ko agad ng committee. O ano sabi ni Senator Christopher Bongo? O hindi buksan mo. Gone! Get it on! Malinis ang aking konsyensya. Wala akong nilabag. O kaya, di ba, binilagay niya si Dick Gordon, o ikaw, conflict of interest ka, gusto mong imbestigan yung PhilHealth, samantalang ikaw ang chair ng, ano, ng Red Cross. Eh, itong may katransaksyon, tapos gusto mong imbestigan, ano ba yan? O yan. Tayo, ang posisyon natin yan, o, di mag-imbestiga kayo. Sabi ko nga sa DCRH, nung isang araw na in-interview tayo ni Deo Macalma, okay lang yung investigasyon. Ilabas nyo kung may ebidensya, demanda nyo. Pero yung innuendo, paninira, spekulasyon, haka-haka, akusasyon, na walang ebidensya, mali yun. Yun ang sinasabi ni Presidente. Pero yung investigation, go ahead with it. Pero, pagsalitain nyo yung mga tinatawag nyo, huwag nyo, anong tawag doon? Busalsalan yung kanilang mga bibig. Hindi na makapagsalita. Kayo na nagtatanong, kayo pa sumasagot sa tanong nyo, tapos may conclusion ba kayo? Yan ang sinasabi ni Presidente. Ay, nako. Ano pa? Ano pa ba? Ah, ito si Senator Manny. Sabi niya, tatakbo ako ng kandidato, presidente, independiente. Kung yung aking faction dyan sa PDP Laban, eh, hindi payagan ng COMELEC at hindi kilalanin ng COMELEC bilang partido ko na lehitimo. Tatakbo pa rin ako. Hindi ako tatakbong vice presidente, sabi niya. Presidente lang tatakbuhan ko, o kaya senador. Wala nang iba. Oh well, eh, may karapatan naman noon si Senador Manny na tumakbo. Eh, di ba sabi ko nga, lahat, tumakbo na ho kayo. Hayaan na natin ang taong bayan ang magbigay ng katulan kung sino ang karapat-dapat. Oh, by the way, itong si Secretary Delphine Lorenzana pala, meron nung siyang sinasabi na 63,699 vessels ang na-detect nila at hinamo nila na dumaan na walang pahintulot dyan sa Philippine waters mula pa noong Enero. Kasi ito ang sagot ni Secretary Delphine Lorenzana doon sa mga kritiko, yung mga senador ng oposisyon, na wala daw tawad na yung ginagawa, pinapabayaan natin dumaan. Nilalabag yung ating pag-aari at karapatan na tayo lamang dapat ang makinabang doon sa mga tubig na nakapalibot sa ating bansa. Hindi, sabi niya. Aba,
63,699 na-detect natin yan. Challenge natin yan. At 58,800 sa mga vessels na hinamon natin, tumugon naman. Pero 4,969 ang hindi. Pero sabi niya, alam niyo itong West Philippine Sea, major shipping route ito. Kung baga, dyan talaga dumaraan ng maraming barko, boat. Kasi fishing, kung baga sa pangingisda, yan, maraming isda dyan. Eh, kaya nung tinanong siya, ay ang mga incursion ng foreign vessels sa West Philippines. Eh, sabi naman ni Secretary Loresa, eh, alam nyo, it happens all the time. Na yung South China Sea claimants, eh, meron din silang mga features doon sa lugar na yon. Alam nyo ba na ang daming claimants dyan sa South China Sea? At hindi naman natin ma hahadlangan yung pagpasok at paglabas nila. Kasi karamihan naman sa kanila, fishing vessels, civilian vessels, once in a while, Coast Guard ships pa. At sabi ni, binabalita po ni Secretary Delphine Lorenzana, alam niyo ba na marami tayong mga construction projects dyan sa West Philippine Sea? Oh, halimbawa, meron tayong lateral monitoring stations dyan sa Spratlys. Diyan yung Pag-asa, binirefurbish natin. Sinisimento natin ang runway. Diyan sa Parola, Kota Island, Lawak Island, Ayungin Shoal, Patag, Panata, ba? Marami tayong kinoconstruct ngayon dyan. We're putting up barracks, pati helipad. Diyan sa Pag-asa Island, pag yan ay natapos, maglalagay din tayo ng fuel depot. Ano pa? Marami po tayong mga government infrastructural projects sa lugar na yan. Ano? Mga ports, airfields. Tatayo rin tayo dyan, malapit sa West Philippine Sea. At nire-reactivate na po natin yung ating Marine Research Center, ang sabi ni Secretary Delphine Lorenzana. Pati si Secretary Esperon, dinagdagan pa. Sabi niya, yung Pilipinas, maaaring makipag-cooperate sa ibang bansa pagdating sa marine research upang lalong mapag-aralan natin at mabigyan natin ng proteksyon ng West Philippine Sea. At maraming mga vessels from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, among others, ang maidideploy natin dyan sa West Philippine Sea, sang-ayon kay Secretary Esperon. O, ito naman kaibigan natin si Tony Lopez. Ako, Tony, ikaw talaga hanggang ngayon eh, hindi ka pa rin tumitigil. No? Sabi niya, yung mga gut issues, high prices, joblessness, poverty, all three at record levels. Ito raw ang magti-trigger na makakasira at magiging pabor sa oposisyon. Nako, Tony Lopez, ikaw talaga. Hindi ka nakikinig sa programa natin ng regular. Pinaliwanag na natin lahat yan at yan ay nasagot na. At kaya nga, ayaw ka maniwala sa trust and approval rating ni Presidente. Talagang hirap na hirap kang maniwala. No? O, pagdating ng matapos ang halalan, eh siguro naman eh, gagawa ka na ng artikulo na mea culpa, mali pala ako. Basta tandaan nyo, itong si Presidente, maganda lahat ang programa niya. Kaya kita nyo, pati yung New People's Army, sumusuko. Sumuko ang 46 New People's Army mass-based supporters. Diyan po sa Barangay Limutan, General Nakal Quezon. O, hindi lang yan. Alam nyo ba, meron pang sumuko, ilan ba yun? Ilan lahat yun? 282 members supporters ng New People's Army. Sumuko din sa Selvino Lubus in Northern Samar. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, itong si Presidente Duterte, meron yung mga programa para sa kanila, para makabalik sila sa lipunan. Ano ba yung tinatawag na LCAC? Binigay sila ng pondo.
para ma-develop nila yung mga malalayong barangay, mga magkaroon ng access roads, farm-to-market roads, paglagay ng tulay, ng mga daanan, penasimeno, lahat po yan, nakatulong yan. Pati yung Department of Agriculture, merong mga proyekto para sa mga magsasaka, pati na sa mga mangingisda. O lahat po yan eh, kaya napakaganda. Tapos sasabihin ninyo, gagamitin daw sa eleksyon. Hindi po totoo yan, unang-una, yung mga budget na yan. Eh, maraming requisitos yan. Malalaman mo kung ginagamit yan. Ginagamit yan talaga sa pag-unlad ng mga barangay, mga bayan na halos hindi na marating ng kabiasnan. O, yan. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. So, pansamantala, nagpapaalam po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, at nagpapaalala, magsuot po kayo ng inyong mga face mask, doblehin po ninyo ng inyong face shield. At pag kayo po yung nasa labas for your essentials, you better distance yourselves. Dumistansya kayo ng 2 metro o 6 pie sa inyong mga masasalubong o makakatabi. Maghugas din po kayo ng inyong mga kamay ng soap and water. Magpalakas din po kayo. Maging malusog ang inyong mga katawan para meron tayong natural na pananggalang sa coronavirus. And syempre, magdasal po tayo palagi. Sa araw-araw, pasalamat po tayo na buhay pa tayo, binibigyan tayo ng extension ng dakilang lumika. Let's thank God for this. Ganun din po yung pag-aakay sa atin sa tamang landas. Pati na yung pagbibigay sa atin ng isang presidenteng matapat, masipag, matapang, mabait, mapagmahal. Panalangin po tayo at pagpatuloy ang kanyang kalusugan upang walang hinturi ng kanyang matapat na paglilingkod sa ating bayan. Isama na po natin ang sampu ng kanyang pamilya at tayo na rin na tayo ilayo sa lahat ng hindi magandang dito sa mundo. Let us tread the path of roses. Let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo ba lang, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba? Sabihin mo na para malaman ng mga tao. Mukha at tatakbo ka. Inong Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa iyo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on the tiptoe pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniinumasa natin dito na magmuka tayong, or at least there is no, hindi magsuspecha ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro mag-Tagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka eh. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano ka. Yung tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Maraming,
Marami pong salamat for the kind words, Sir President, and for your endorsement.